Hello mga Kutspark, kamusta kayo? Sa vlog natin ngayon mga Kutspark, pag-uusapan po natin ang mga dahilan kung bakit kailangang matakot ng isang lalaki na mawala ka. At kung handa na kayong lahat mga Kutspark, mag-start na po tayo at muli, be inspired! At ang unang dahilan mga Kutspark kung bakit kailangang matakot ng isang lalaki na mawala ka is para hindi na maisip na maghanap ng iba. Yes mga Kutspark, sapagkat ka-inspired kapag ang isang lalaki ay talaga namang takot na mawala ka, ay mag-iingat siya. At lahat ng atensyon niya at wala siyang panahon ka-inspired na maghanap ng iba sapagkat ayaw niya ngang gumawa ng isang bagay na ikawawala mo sa buhay niya. Yes mga Kutspark, kapag ang isang lalaki ay takot na mawala ka, may ibig sabihin lang niyang ka-inspired, mas gagamitin niya ngayon ang utak niya. Yes, at mas mag-iingat siya. Mas mag-iingat siya na magkamali sa'yo. Yes, mga ka-inspired, kasi kapag ang isang lalaki hindi takot na mawala ka, dyan papasok ang kayabangan at ang pagpatol niya palagi sa mga tukso sapagkat hindi naman siya takot na mawala ka. At bakit nga naman siya matatakot na mawala ka? Kung pinapatunay mo naman sa kanya na masyado kang marupok sa kanya at masyado kang mahina pagdating sa kanya, yung tipong kahit pa niloloko ka na at binabaliwala ka na ay nandiyan ka pa rin, nag-aabol na babaliw sa kanya, palagi ka pa rin nagbibigay ng validation, ipinapakita mo kay Inspired na kahit anong gawin niya ay mahal mo pa rin siya at handa ka magpatawad at manatili sa kanya, dahilan kung bakit ang isang lalaki tumataas ang kumpiyansa sa mga bagay na alam niyang kahit na alam niyang mali, ginagawa niya pa rin sapagkat alam niya ang kahinaan mo at alam niyang kaya mo siyang patawarin. Kaya nga diba tinuturuan ko kayo, huwag niyong ipakita sa isang lalaki na kayo ay takot na mawala sa buhay niyo. Sapagkat kapag kayo ay nagmahal ng sobra, yan talaga papasok na may papakita niyo sa lalaki na kayo ay takot na mawala siya. At kapag nakita ng isang lalaki o na-sense niya, napatunayan niya, naranasan niya dahil sa pinapakita mo, sa ginagawa mo, na ikaw ay talagang napakahina pagdating sa kanya, iti-take advantage nila yon. Kahit gano'n pa kabait ang isang lalaki, kahit mahal ka pa niya. Kasi ano yun, napakaraming tukso sa paligid, napakaraming temptasyon. E paano na lang kapag kakayang-kaya ka niya? Paano lang kapag wala siyang pinangahawakan at takot na baka mawala ka? Kasi nga, lagi kang marupok sa kanya. Ibinibigay mo lahat-lahat ng pagmamahal. Ibinibigay mo lahat at lagi mo naman siyang pinapatawad at hindi mo siya kayang tiisin. Eh, hindi mo siya kayang talikuran. Kung tumalikod ka man, babalik ka pa rin ka-inspired. Kaya naman dapat patagam mo talaga ang loob mo kapag ginagawan ka ng mali ng isang lalaki upang maturuan mo siya ng leksyon. At dapat ka-inspired matakot ang isang lalaki na mawala ka sa buhay niya. Kaya nga lagi ko rin kayo tinuturuan na mag-self-improve kayo para mas lalong tumaas ang value nyo. Sapagkat ka-inspired, mas lalo silang mahirapang bitawan ka kapag pataas ng pataas ang value mo. Paganda ka ng paganda ng paganda ang buhay mo, pa-sexy ka ng pa-sexy at paganda ng personality mo. Dapat silang matakot na mawala ka upang hindi nila maisip na maghanap ng iba. May isip pa ba nilang maghanap ng iba kung sa'yo pa lang ay sapat na sila at natatakot na silang baka mawala ka dahil sobrang valuable mo na? Kailangan ka-inspired, gawin mong lahat na magagawa mo. At para matakot siyang mawala ka, ipakita mong ikaw naman ay hindi takot na mawala siya. Baliktaran lang yung ka-inspired eh. Okay lang na magmahal, pero huwag masyadong mahina. Okay lang na umibig, pero huwag masyadong marupok upang hindi mapagsamantalahan at hindi magamit ng iba ang kahinaan mo at upang pahalagahan ka nila at mismo sila ay matakot na mawala ka. Hindi sila mag-isip ng gagawang kanilang mali dahil alam nila kung anong pwede mong gawin. Pwede mo silang iwan at pwede mo silang talikuran, mga ka-inspired. At ang panuang dahilan, mga ka-inspired, kung bakit kailangan matakot ng isang lalaki na mawala ka is para magtino siya at mag-effort siya sa'yo. Yes, mga ka-inspired, kapag ang isang lalaki takot na mawala ka sa kanyang buhay, ang lalaki niya ay sigurado magtitino yan. Hindi man ganun kabilis, pero unti-unti magtitino yan. Kasi nandun yung takot eh. Naiiwan mo siya kapag hindi siya nagbago. Nandun yung takot na mawala ka kapag hindi siya nagtino. Nandun yung takot na maagaw ka ng iba kapag hindi siya nag-effort sa'yo, kapag hindi siya nag-ayos. Kaya napakahalaga ka-inspired ng isang lalaki, takot na mawala ka.
Kaya naman talaga natutukso ang iba na gumawa ng mali. O natutukso ang iba sa iba. Dahil, nandun yung kayabangan. Kaya nga, yung turuan ko kayo, na huwag naman masyadong ipakita sa lalaki na sobrang mahal mo siya. Dapat magpaka-busy ka, magpaka-mysterious ka pa rin, mag-no-contact ka pa minsan-minsan, huwag ka lagi magparamdam upang lalaki palaging maisip ka. At dun siya makakaramdam ng takot na baka siya ay hindi na ganun kahalaga sa'yo. Dapat sapat na pagmamahal lang. Dapat ang lalaki lagi pa rin nag-iisip kung gaano siya kahalaga sa'yo. Sa pamamagitan ng hindi mo laging pinapakitang sobrang mahal mo siya kahit yun ang totoo. Kaya lagi ko rin kayo tinuturuan na lagi niyong balansi ng inyong emosyon na huwag laging ipapakita sa lalaki ang sobra-sobra niyong pagmamahal sa kanya upang di lumaki ang ulo niya. At isa ngayon sa mga dahilan kung bakit kailangan matakot ang isang lalaki na mawala ka upang maranasan mo ka-inspired na mag-effort ang lalaki sa'yo. Dahil sa takot niya na baka mawala ka, gagawin niya ang lahat ng kanyang magagawa upang manatili ka sa kanya, upang magstay o magstay ka sa kanya pati ng pagmamahal mo, upang hindi ka maagaw ng iba, upang hindi ka umibig sa iba kundi sa kanya lang. Mag-e-effort siya ka-inspire dahil sa takot na iyon. At dahil sa mag-e-effort siya, mas lalo siya mag-i-invest sa iyo ng feelings niya. At doon mas lalo mababalo ang lalaki siya ka-inspire. Mas lalo siyang mag-ahabol sa iyo, talagang magtitino siya. Ganyan ang sikreto upang mas lalong mabalo sa atin ng isang tao, lalaki man o babae. Kailangan nyo lang magpakatatag at magpakatapang na ipakita sa kanya kung gaano ka kahalaga at kung anong mawawala sa kanya kapag iniwan mo siya. Sa pamamagitan kay inspired na huwag masyadong ibabang sarili mo sa kanya. Huwag kang lagi magparamdam, huwag kang lagi mong ipakitang sobrang mahal mo siya. Matuto kang magpamiss, mag-no-contact paminsan-minsan, huwag laging available, palaging magpaganda, ayusin ang buhay, ayusin ang ugali, magpa-sexy, at gawin ang lahat upang maging kaakit-akit. At iba pa na magdadagdag ng value sa'yo. Sapagkat ang isang babae na inuuna ang kanyang sarili, yan yung mga babaeng minamahal talaga ng tunay na mga lalaki. Yung mga babae na hindi hinahayaan, na binabaliwala sila ng iba o ng lalaki at handang iwan ng lalaki at handang kalikuran ng lalaki kapag sila'y sinasaktan na, yan yung mga babaeng hinahabol. Ka-inspired, alamin mo ang halaga mo sa sarili mo. Huwag mong hayaan na ikaw ay maghabol sa isang lalaki lalo na kapag sinasaktan ka na. Upang makita niya ang halaga mo, ka-inspired, magtino siya sa'yo at mag-effort siya sa'yo. Ka-inspired, huwag kayong masyadong marupok upang maranasan niyo ang tunay na pagmamahal ng partner niyo sa inyo. Magtino at mag-effort siya sa'yo sa pamamagitan ng makaramdam siya ng takot sapagkat ka-inspired makakaramdam lang yan ng takot na mawala ka kapag mismong nakikita niya sa'yo na nagbabago ka na o nagiging high value ka na dahil sa pagsusumikap mo na baguhin at improve ang sarili mo. At dahil ka-inspired matadagdagan ng takot niya kapag pinapakita mo na ikaw hindi takot na mawala sa kanyang buhay. Dahil kapag pinakita mo na takot ka na mawala ang lalaking yan sa buhay mo, ay doon magsisimula ang kanyang kayabangan, paglaki ng ulo, pagtaas ng kanyang kumpiyansa, at pantitiks niya sa iba, ka-inspired. So yun sa mga dahilan upang ang isang lalaki ay talaga namang kailangang matakot na mawala ka upang magtino siya at makaranas ka ng tunay niyang pag-ibig sapagkat mag-e-effort siya sa'yo. Huwag ka lang mawala sa kanya, ka-inspired. At ang pangatlong dahilan, mga ka-inspired, kung bakit kailangang matakot ang isang lalaki na mawala ka is para mabaliw at maghabol siya sa'yo. Yes, mga ka-inspired, kapag ang isang lalaki ay nakaramdam ng takot na baka iwan mo siya o baka mawala ka o maagaw ka ng iba, ang isang lalaki mas lalong mag-ahabol sa'yo. At dahil sa pag-ahabol niya sa'yo, mas lalo siyang mababalaw sa'yo. Yes, mga ka-inspired. Kaya naman talaga kasi hindi nag-ahabol at hindi nababalaw ng lalaki sa'yo sa pag-ibig niya sa'yo ay dahil sa masyado siyang panatag. Dahil sa ipinapakita mo ang lahat-lahat ng pag-ibig mo sa kanya. Hindi siya nakakaramdam ng takot sa dibdib niya. Dahil akala niya hindi mo siya kayang iwan at pabayaan. Dahil sa sobra-sobrang pagmamahal na pinapakita mo sa kanya. Sabi ko sa inyo, okay lang magmahal. Basta sapat lang. Huwag nyo lang ipakita yung sobra-sobra na tipong kawawa na kayo, mukha na kayong tanga, ginagawa na kayong parang basahan, hindi na nga kayo pinapahalagahan, niloloko na kayo harap-harap at sinasaktan pa kayo emosyonal at physical.
ay nandyan pa rin kayo at nagsusumiksik sa kanya at baka sabihin ng iba ay ka-inspired. Mahal ko kasi. Ganyan ba ang gusto mong mangyari sa buhay mo? Ayaw mong maranasan ng mahal mo siya, minamahal ka rin niya ng maganda. Minamahal ka rin niya ng tama. Gusto mo ba na yan ang gawin mong dahilan upang makaranas ka ng kalungkutan sa iyong buhay? Baka sabihin naman ng iba na ka-inspired, mahal ko siya, masaya ako. Totoo ba yan, ka-inspired? Yung totoo talaga, ka-inspired. Ang tunay na kasiyahan sa pag-ibig is yung mahal mo yung tao at mahalin ka rin niya ng totoo ng maayos at hindi ka sinasaktan. Hindi yung dadahilan mo na mahal ko siya, okay lang na mabaliw ako sa kanya, okay lang na maghabol ako sa kanya kahit na nagbumukha ka ng tanga sa kanya at sa iba. Gusto mo ba na bumaba lalong tingin niya sa'yo? Ayaw bang tingnan kanya ng mataas? Na doon matatakot siya na baka mawala ka dahil mahalaga ka. Ka-inspired, gawin mong mahalaga ang sarili mo sa pamamagitan ng kailangan makita niyang katatagan mo. Social media man o sa personal. Ka-inspired sa mga dahilan kung bakit kailangan matakot ang isang lalaki. Mawala ka sa kanya upang siya ay magbalo sa'yo at maghabol sa'yo dahil mababalo talaga yan sa pag-iisip kung paano ka iingatan. Mababalo talaga yan sa pag-iisip kung paano ka mananatili sa kanya, kung paano ka hindi maagaw ng iba at maghahabol yan palagi ng validation mo. Maghahabol palagi yan ng kasiguraduhan na ikaw ay mananatili sa kanya, na hindi mo siya iiwan, na hindi ka mawawala. Palagi siya maghahabol sa'yo. Dahilan kung bakit ka-inspired, makakaranas ka ng tunay na pagmamahal sa kanya at isa yan sa pinakamasarap na pwede mong maranasan sa isang relasyon kapag ang isang lalaki ay palagi nag-e-effort sa'yo sapagkat ka-inspired, takot siya na mawala ka sa kanyang buhay sa isang mga dahilan upang tatagan mo ang sarili mo. At huwag kang maging needy, mag-self-improve ka at huwag mong ipakita ng takot ka na mawalan ka ng lalaki sa buhay mo ka-inspired. Maxwell yun lang po. Maraming salamat Maxwell sa pagtapos ng vlog na ito. Hindi po kalimutan na mag-like, comment, share na rin po upang makatulong din naman po tayo sa iba. At sa mga hindi pa po nag-subscribe, ay po subscribe na po Maxwell. Click yun na rin po ang notification bell upang maging updated po kayo pag may bago po akong upload. Maraming salamat Maxwell. Mag-ingat po kayong lahat. Mahal ko po kayo at muli, be inspired!